Kumusta mga kabasketball? Itong Super Chris TV, Gilas Pilipinas versus Serbia. Harap nga ang ating Gilas Pilipinas sa rank number 5 sa world na Serbia. At pagkatapos naman nito ay ang kupunan ng Dominican Republic. Heavy favorite dito ang Serbia mga kabasketball, although hindi nga maglalaro itong sina MVP Nikola Jokic at Bogdan Bogdanovic. Ay nandiyan pa rin naman itong sina Boban Marjanovic, Aleksej Pokusevski at Teodosic. Mag-aarap ang ating Gilas Pilipinas at Serbia sa July 1, 2:15 AM, that's Manila time. Pero bago yan mga kabasketball ay magbabanggaan muna ang Serbia at Dominican Republic sa June 30, still Manila time at 2:15 AM. At kagaya ng Serbia, wala din ang mga notable player at NBA star ng Dominican Republic na sina Al Horford at Karl Anthony Towns. Sa basketball, top 2 teams lamang ang papasok per group para magharap sa semifinals at ang mananalo sa group ay maghaharap para sa finals. At ang mananalo nga sa tournament na yan ay makakasama sa Tokyo Olympics sa Japan kasama ang reigning champion na Team USA. Pero ang tanong mga kabasketball, kaya nga ba nating talunin o tapatan ang kupunan ng Serbia? Well, sinabi ni Coach Tab na it's a battle of possession. Ayon kay Coach Tab, so this is my approach as a coach. I don't know if we will win. We're not going out there to win. We're going to out there to win more possession than our opponents are. And to take those possessions, one possession at a time. Ibig sabihin ni Coach Tab mga kabasketball, eh bilog ang bola at every possession counts. Kaya susubukan natin na manalo every possession at makasabay sa scoring. At kung sakali na hindi umano ito mag-work ay saka siya gagawa ng adjustments. Alam ni Coach Tab na malaki ang expectation ng mga fans sa kanya at sa Gilas pero ito lang ang kanyang masasabi. We just wanna go and put a good showing and gain experience. Ayan mga kabasketball, maliit man ang chance natin pero bibigyan natin ng magandang showing o laban ng Serbia at Dominican Republic. And for sure, we will gain a good experience. Paganda na rin yan para sa paparating na FIBA Asia Cup. At magandang preparation ngayon mga kabasketball dahil tinalo nga natin ang Korea and supposedly ang China dun nga po sa nakaraang tune-up games. Ayon kay Coach Tab mga kabasketball ay kailangan niyang pagsabayin sa loob itong si Kai Soto at Ange Kwame at gagamit siya ng 3 combo guards para tapatan ng bilis at shooting ng Serbia. Nandyan nga sina Dwight Ramos, Justin Baltasar, Jordan Heading, RJ Abarrientos, Carl Tamayo at Jiu Chu na pwedeng tumulong sa center position. Mga kabasketball, gusto natin uling makita kung paano pinahirapan ng ating Gilas Pilipinas ang Korea at Indonesia sa transition at sa depensa. At sana nga ay magawa nila yan, hopefully, dito po sa kupunan ng Serbia. Malay natin mga kabasketball, di ba? Bilog ang bola at syempre sigurado naman tayo na pinanood ni Coach Tab yung mga games ng Serbia kaya sigurado na alam ni Coach Tab kung sino yung mga nasa wings at tirador nitong Serbia. At kung sino-sino nga yung mga laging nasa gitna at nagbibigay ng pick at help defense. Kaya magtiwala lang tayo sa gagawing strategy nitong si Coach Tab mga kabasketball. At real talk lang mga kabasketball ha, makita lang natin yung fighting spirit nila at yung Pinoy attitude na hindi nagpapatalo ay okay na ako doon mga kabasketball. Pero syempre gusto pa rin nating makitang manalo yung ating Gilas Pilipinas, di ba? Malay natin. At alam kong excited na nga tayo dito mga kabasketball, just support our Gilas team win or lose mga kabasketball. And who knows, maka-upset tayo ng isang game at least sa Dominican Republic.